Good evening, guys. So for today's video, this is about healing. Only Jesus can heal you. So habang si Jesus ay naglalakad sa gitna ng napakaraming tao na pumapaligid sa kanya, bigla siyang huminto at nagtanong sa kanyang mga disciples, "Sino ang humawak sa akin? Who is the one who touched me?" So yung mga disciples niya, they answered na ito lang yung mga tao or yung crowd na nakapalibot kay Jesus Christ. Yun yung naramdaman niya na humipo sa kanya o yung humawak. Ngunit ininsist ni Jesus Christ na someone touched me. And napakasigurado siya sa sarili niya na someone really touched him. Kasi during that moment, naramdaman niya na yung divine power ay dumaloy sa kanya. So bigla, may isang babae mula doon sa crowd o doon sa mga kumpul ng tao. She confessed to Jesus na siya yung humawak kay Jesus Christ, and that something wonderful happened to her. May nangyari sa kanya magkatapos niyang hawakan si Jesus Christ. Because that woman, for 12 long years, siya ay nagsasuffer sa pagdurugo. Hindi maampat na pagdurugo. And year after year, she's losing more blood. At napakarami ng doktor ang kanyang nilapitan, manggagamot. Gumastos na siya, no, lahat ng meron siya, ginastos niya, but then nothing helped. And then she heard about Jesus. So she desperately made her way through the crowd para lang makarating doon sa kinilalagyan ni Jesus Christ. And when she came close to him, she believed, she had faith na mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, she will be healed. And when she touched Jesus Christ, nawala yung kanyang pagdurugo, tumigil. His divine power has been transfused to her, na ilipat sa kanya yung divine power ni Jesus Christ. And with tender loving kindness, Jesus Christ said to her, ang sabi ni Jesus Christ, "Daughter, your faith has healed you. Yung pananampalataya mo ang nakagaling sa'yo. Go in peace and be well of your affliction." So humayo na yung babae, sapagkat siya ay napagaling ng kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. So ang story na to sa Bible, nagpapakita ito ng totoong kondisyon ng tao natin sa panahon ngayon na tayo ay nagsasuffer sa sakit na kinalaunan. Kung hindi ito magagamot or hindi ito gagaling, ito ay hahantong sa eternal death. So yung sakit na ito is yung sin, yung ating kasalanan, na napakalaki na ng suffering at damage na ginawa ng sakit na ito sa atin. And kahit anong gawin natin, hindi natin ito maalis-alis or mapagaling. Nakagaya nung babae dun sa story, napakarami na ng physicians, no, na ating kinonsulta. Philosophy, iba't ibang filosofiya, iba't ibang self-help programs, no, at iba pang mga paraan upang ito'y mapagaling natin. However, we need Jesus to save and heal us. And in order for God to save us, God Himself became an approachable and even touchable man. So nagkatawang tao siya para mas maging
malapit siya sa atin, mas madali natin siyang lapitan. And Jesus came to live among men, those who are sick with sin. And He, Jesus Christ, the sinless one, He died on the cross for our sins. And the Bible says na ang redeeming death ni Jesus Christ is the one that heals us of our affliction of sin. Niligtas niya tayo at ginamot niya tayo doon sa ating mga kasalanan. And when Jesus Christ resurrected from the dead, again, I will say to you that Jesus Christ became the life-giving spirit to give us that eternal life. And as the spirit, once again, ulitin ko sa inyo na itong spirit na to, He is available here and now for everyone, able to enter into us, into our lives, and live in all of us who repent and believe in Him. Kaya lang, yung hindi lang yung basta pakikinig mo kay Jesus Christ, hindi lang basta yung naging parte ka ng crowd na nag-surround kay Jesus Christ ang makakapag-save sa'yo or ang makakapagpagaling sa'yo. Kagaya nung babae sa story, you must come to Jesus Christ in faith. Kailangan mong maniwala. Kailangan meron kang pananampalataya at naniniwala ka sa lahat ng ginawa niya para sa'yo at para sa'kin. And your sins will be forgiven. And Jesus Christ will impart, ibabahagi niya sa iyo ang eternal life. And you can touch Him in faith right now by praying this simple prayer. Lord Jesus, I need you. I'm a sinner. I believe in all you did for me on the cross. Thank you for dying for me to heal me of my sins. I receive you as my Savior. Come into me and give me your eternal life. Amen. So, I hope to those who are watching this video na matagpuan nyo na yung kagalingan na hinahanap nyo doon sa sickness, no, na nagpapahirap sa inyo ng napakahabang panahon na kung ano-ano na yung solusyon na sinubukan nyo, ngunit wala pa rin makapagpagamot. Walang makahil doon sa sakit na dinaranas nyo. So all you need to do is to pray to Jesus Christ, start believing in Him, and have faith. Maniwala ka doon sa ginawa ni Jesus Christ para sa'yo, that He died on the cross for you and for me, to save us, to heal us. Stay blessed, stay safe, and have a good night.